Good evening, brothers and sisters. Please all rise for our celebration. Thank you.
surpass the memories and desires of those who entreat you. Pour out your mercy upon us to pardon what conscience dreads and to give what prayer does not dare to us. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. A reading from the book of the prophet Habakkuk. How long, O Lord, I cry for help, but you do not listen. I cry out to you, violence, but you do not intervene. Why do you not let misery win? Why must I look at misery? Destructions and violence are before me. There is a strife and clamorous discord. Then the Lord answered me and said, write down the vision clearly upon the tablets, so that one can read it readily. For the vision still has its time, presses on to fulfillment, and will not disappoint. If it delays, wait for it. It will surely come. It will not be late. The last one has no integrity, but the just one, because of his faith, shall live. The word of the Lord. Thanks be to God. If today they had seen my heart.
A reading from the second letter of St. Paul to Timothy. Beloved, I remind you to stir into flame the gift of God that you have through the imposition of my hands. For God did not give us a spirit of cowardice, but rather of power and love and self-control. So, do not be ashamed of your testimony to our Lord, nor of me, a prisoner for his sake, but bear your shame of hardship for the gospel with the strength that comes from God. Take as your norm the sound words that you heard from me in the faith and love that are in Christ Jesus. Guard this rich trust with the help of the Holy Spirit that dwells within us. The word of the Lord. Thanks be to God. Sa lahat kung anong
kung paano natin ito mapapalago, kung saan natin ito higit na maipapahayag. Bahagi po kumisan, lalo-lalo na sa panahon na ito, kapag pinag-usapan po yung pananampalataya, hindi po may alis sa aking isipan yung mga salitang binitiwan ng ating kasalukuyang presidente. Alam sa atin na, what if there is no God? Yun ang kanyang statement. Na alala ko rin, kinabukasan, may isang kolumnista, ang kanya namang sagot dun sa kanyang column, what if there is God? At maaaring hindi siguro yung ating katanungan, what if there is God? Rather than what if there is no God? Yung kanyang statement na what if there is God, sabi niya kasi, kung talagang may Diyos, bakit niya hinahayaang ang isang bata ay i-rape at patayin? Yan po kumisan din yung damdamin ng marami sa atin. Mga katanungan na kundusin po ay age old. Mga matatagal ng katanungan, akala siguro natin ngayon lang natin narinig. Ito'y mga katanungan na kundusin din, inasagot na rin. At maliwanag na ipinapamanhin ko sa atin, mga 4,000 to 5,000 years ago, yung banal na kasulatan, may sagot na rin doon. Hayaan po ninyo na balikan natin yung lumang tipat, yung pong aking unang pagbasa, pati ulam na ipinamanhin ko sa atin, ang aklat ni Propeta Habakuk. Hindi yung natin masyadong nababanggit yung propeta na ito. Pero yun po yung ating unang pagbasa mula po sa aklat ni Propeta Habakuk. Ayan yun po na balikan natin yung ating unang pagbasa. Ano po doon nakita po natin sa unang pagbasa? Ito po yung conversation between Prophet Habakuk and God. Sabi ni Prophet Habakuk, sabi niya na, how long, O Lord, I cry for help, but you do not listen. Hindi ko minsan yung damdamin natin, ha? Hindi. Pinakikinggan kaya ako ng Diyos. Bahagi ng ating pagkilos. O, matagal ko nang sinasabi ito, parang wala akong narinisip, nasagot mula sa Diyos. Ano bang sabi ko ng Propeta Habakuk? Violence, but you do not intervene. Hindi po sabi nga, no? Hindi po yung tanong na magalang-galang ng presidente. Nasa ka ng Diyos na ang isang bata ay nire-rape at pinatay. Ano ba ang sabi po ni Habakuk? Why do you let me see ruin? Why must I look at misery? Destruction and violence are before me. There is strife and clamorous discord. Bakit nandyan ang paghihirap, kaguluhan, kahirapan na narinig na aking nararanasan? Ito po ay kundusin po ay ni-raise na ni Propeta Habakuk. Sabi nga, sa 4,000 to 5,000 years ago. At ano ang sagot ng Panginoon? Ito po yung sagot ng Panginoon. Ano sabi niya? Sabi niya ay, then the Lord answered me and said, write down the vision clearly upon tablet so that one can read it readily. So, katulad ng Ten Commandments, written in stones, nakautin sa mga bato. Kasi nung unang pa na, kaya kagukumis sa meron ko sabihan na yan, inutit na sa bato. Para, ano nga, sabi ay, so that one can read it readily. Ngayon, hindi na bato ang inuukitan. Social media na. Facebook na lang ang
Instagram. Pero ano, siguro ito rin yung ipamanit natin sa mga katanungan na ito, ay may sagot na ang Diyos. Anong sabi ng puro ni Papa? For the vision still has its time, presses on to fulfillment, and I will not disappoint. If it delays, sabi niya, wait for it, it will surely come. Tayo po minsan sa daigdig nito, masyado tayo nagmamadali. Puminsan makita po natin, gusto natin, mabigyan kaya kasagagad ng solusyon. Ano ang sabi? In 6 months, ay tatanggalin niya raw ang problema sa ipinagbabawal ng gamot. And later, nakita natin na kung gusin ay hindi pala kaya. 6 months is not enough. Pero ano ba ang sabi ng mga kapal? The rash one has no integrity. The rash one has no integrity. Kaya yun, huwag ko tayo magmamadali. Maliwanag, the rash one has no integrity. Kaya kung minsan, makita natin kapag may problema tayo na inaarap, anong kalimitan sinasabi sa atin ng mga matatanda? Sleep it over. Itulog mo muna. Hindi yung oversleep. Sumobor naman ng tulog. Hindi naman ibig sabihin na patulugin mo na lang mo yung problema mo. Sleep it over. Anong ibig sabihin ito? Ipanalangin mo. Hayaan mo na hihim mo mapagnilay-nilayan. Bigyan mo ng pagkakataon na mapag-aralan mo. At higit sa lahat, may pagdasal mo. Naalala ko tuloy yung isang quotation ni St. Jerome. Ni St. Jerome po ay nagdiwang ng kapistahan noong Biyernes. Si St. Jerome na nag-translate ng banal na kasulatan, yung Old Testament from Hebrew and the New Testament from Greek to Latin. Ito po ay namuhay noong 300 to 400 AD. Naging ang kanyang libro ay kung tawagin natin ay The Vulgate. Yung translation na kung saan ay siya naging pinangawakan ng simbahan na sa maraming daang taon na ipinamanik na kung saan ay ito yung pinagbabasihan na iba pa translation kasi yung Latin ang pinaka kinikilala ng panahon na yon na lingwahe. So, anong sabi niya? Kasi kanyang kapistahan ng Biyernes, sabi niya ay, haste is of the devil. Haste is of the devil. Yung pang mga nagpamadali daw, yun ay mula sa demonyo. Well, maliban na lamang kung talagang ang iyong trabaho ay kung tawagin namin ay talagang in matters of life and death, kinakailangan mo talagang mag-desisyon. At kapag hindi ka makapag-desisyon, ay yung nasa bingit ng kamatayan at buhay, ay yung tao. Hindi. Normally naman, makita po natin kalimitan na naging bahagi ng aming pagkilos at may hindi naman ang life and death situation. Pero, kung talagang yan ay galing sa kung may kapalot, tayo magaling. Sabagat kung minsan ngayong panahon na ito, ay makita po natin, yung sinasabi natin na faith and poor mountains, hindi na ngayon faith ang pinagbabasiya. Ano na yung pinagbabasiya? Ang pinagbabasiya ng bulldozer, machines. Bulldozer can move mountains. Kung kayo po ay napapadaan patungo sa norte, makita niyo po, lalo-lalo po sa Isotex, talagang ang mga bundok dyan ay talagang pinutas. Talagang yung nagpasya. At kumisa, makita po natin, influencing others. Kung ikaw ay merong army sa likod, doon ka makapa-influensya.
Kumisang hindi na naging basilag ng pananampalataya. Pero yun ang pagkaya na pinapahayo ng buong nagpapa. No? Dahil sa unang pagbasa sa mga saklab ni Propeta Habakkuk, the just one has no integrity, but the just one, because of his faith, shall be. Kaya yung bahagi yun akong saan ay pinapaalala sa atin kapag pinag-usapan natin yung mga katanungan tungkol sa pananampalataya. We cannot solve all our problem in an instant. At anong makita natin? Sabi nga natin, yung mga pagkakataon na hindi tayo hinirinig ng Diyos, yung mga ating damdamin. Pero it should not lose our faith. Kasi kung isa yung pananampalataya natin, ang pagkaunawa namin sa ating pananampalataya ay ano? Yung body of doctrines. Ito yung mga tenets na sinusunod natin. Ito yung mga do's and don'ts. Kasama yun. Pero hindi lamang yun. Well, kung minsan sinasabi natin yung faith ay isang pagkaunawa natin sa isang uri ng religion. Kasama rin po yun, yung affiliation. Kaya po kung minsan sinabi niyang, I lost my faith. Hindi na ako naniniwala sa religion na ito. Sa mga kwento, sa mga turo, sa mga adikain ng pananampalataya na ito. Kasama rin yun. Pero kapag sinabi natin pananampalataya, ay tinatawag po natin pamamaraan ng buhay. Way of life. Yung pinaka siguro modern translation natin ngayon, no? Ay ano? Lifestyle. Ito yung lifestyle mo. Kabahagi na mismo ng buhay mo. Isang estilo ng mamumuhay. At yun yung hamon ay binibigay ko sa atin. Pag pinag-usapan natin yung ating pananampalataya. So yun yung ibig sabihin. Kapag mayroong tayong problema, dapat itinatanong namin sa ating sarili. Ang solusyon ba sa problema na ito ay isang solusyon na magpapahayag ng ating pananampalataya? So yun ang dapat na mabigyan natin ng paninilay. Katulad po alimbawa, lalo-lalo na ngayong kapanahonan na ito, ito yung mga hinaharap sa ating problema. At nawa po, pakita rin natin na yung ating pananampalataya ay good answer yung mga hamon ng kasalukuyang kapanahonan. Isang napanggandang halimbawa po ay yung problema natin on drug addiction. Maliwanag po. No question, there is a big problem on drug addiction. Ano sabi? It involves 3 million. Yun po yung estimated number of people. Napakalawak po nun. 3 million. Nakalami ang katao. Yun po yung 5% of the whole total population of the Philippines. Ay, ito yung involved. Hindi lang po sila. No, namu-problema rin yan ang kasama yung kanilang pamilya. Yung lipunan kanilang ginagalawan. Yung mga kababari. So, paano namin mabibigyan ng solusyon ang problema ng drug addiction? Sabi ng isa, ang isang solusyon na kanya nakita ulit, pagpapatayin na lang yan. Yun na lamang yung solusyon na nakikita. Yes, it is one of the solution. Pagpapatayin na lang. Tama yun. Isa yun sa mga pwede maging solution mo. Pero the next question is it the Catholic solution? Is it a solution na nanggagaling sa iyong pananampalataya? Yung mga itinuturo ng iyong pananampalataya, ito ba yung solusyon na sasagutin mo yung pananampalataya na yan? Kasi maging bahagi rin ang usapang itinuturo ng ating pananampalataya. Thou shalt not kill. Huwag kang papatay. So, bahagi yung nakatanggap po natin, ito yung pamamaraan
ang solusyon ay easy way out. Hindi. Alam niyo yung ating pananampalataya, isang pananampalataya, na kung mapapansin po natin ang isang pananampalataya na kinakailangan ng aking pag-isipan, pagninilayan. Ito yung isang pananampalataya na hindi pananampalataya ng isang kapag. Ito yung isang pananampalataya that would engage us to a deeper conversation at magbibigay ng pagkakataon ng pagninilay sa ating buhay. E siguro sabihin natin, eh, Padre, mga masasama naman ang mga yan. Yan yung mga walang kaluluwa. Well, it is not a question of who they are. Hindi. It is more a question of who are you? Ikaw ba ay katulad nila na halang kaluluwa? Ikaw rin ba ay katulad nila na masama? Hindi. Kung ang question nito ay nagtutukoy, paano mabibigyan ng solusyon ng problema ito, it's not more of who they are. It is more of who you are. Kung ito yung pananampalataya mo, paano ka tutugon sa solusyon, sa problema na magbibigay ng solusyon sa problema? Kaya ako inyong maalala, noong Biyernes, no, ay nai-announce ko ng nakaraang linggo na noong Biyernes na patawag din ang diocese sa mga volunteers coming from the parishes, no, na matugunan din, halimbawa, yung problema nito ng drug addiction. No? Kaya din po tayo nagpadala ng representative, kaya ko naman nagpapasalamat. At available po yung aking namamahala po sa aking social concern. No? Naka-attend tayo ng meeting. At ngayon po, makita natin na tayo ay nag-iisip. Paano na ba mabibigyan ng solusyon ang problema ng drug addiction bilang isang particular na pagkilos ng ating simbahan? Kasi bahagi yung nakutusin po ay ito yung hamon na ibinibigay ng kasuluyang panahon. Isa pa pong halimbawa, naalala ko tuloy yung isang gathering na yung speaker, sabi ng speaker doon sa kanyang mga, doon po sa kanyang kausap, sabi niya, sino sa inyo naniniwala na hindi pwede ang abortion? Sino sa inyo naniniwala na hindi dapat ang abortion? Masama ang abortion. Lahat ng participants, lahat ng sitaas ng kamay, ayaw namin ng abortion. The next question na tinanong nung speaker ay ganito, no? Sino sa inyo ang gustong mag-anak ng bata? Who would like to, among you, who would adopt a child? Walang tumaas ang kamay. Ganun ba alalim yun? From abortion to adoption? Bahagi yun ang pag-iisa, makita ko na ganun pala yung kalaw. Kasi bakit? Ito yung hamon ng pananampalataya. Na yung pananampalataya natin ay isang pananampalataya na masabi na po natin ay tumutugon sa pag-iisa natin. Kaya nga ang tawag natin ay isang pamaparaan ng buhay. Isang estilo ng buhay. Kaya tama yung sinabi ko sa atin ng mga alagad, Lord, increase our faith. Sabi natin kung minsan medyo kinakailangan ng mas malalim ng pagninilay ang kinakailangan ng tapang ng kalooban upang ito ay mabigyan ng pagkasakatuparan. Kaya din po, makita rin namin sa ikalawang pagbasa. Sa ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo kay Timoteo, ito yung pinapaalala rin sa atin. Hayaan niyo na ulitin ko yung aking kalawang pagbasa kasi hindi lang po ito applicable kay Timoteo. Ito yung bahagi rin po ng kanyang patayang wala po sa pagpapalago ng ating pananampalataya. Kasi yung pananampalataya natin, alam natin, isang biyaya ng Diyos. It is a gift. Pero we must remember that we have to
accept this gift, it has to be accepted and embraced. Kinakailang yakapin natin yung pananampalataya na ipinagkaloob sa atin ng buong ni Kapag. Alam mo sa ating isang Papa kay Timotey, let us go back to the second reading. Sabi niya po kay ganito, Beloved, I remind you to steal into flame the gift of God that you have through the imposition of my hands, for God did not give us a spirit of cowardice, but rather of power and love and self-control. Hindi lang tayo binigyan ng kapangyarihan ng kaduwagan, kundi ng kapangyarihan ng pag-ibig at na pagpipigil sa sarili. Kaya nung nga namin, let us hold on our feet. Pangawakan natin yung aming pananampalataya. Alam niyo, sa ayon po sa pag-aaral, kalimitan na mga itinuturing natin ngayon ng mga ateista, yung mga hindi naniniwala sa Diyos, and agnostic, yung mga nagdududa sa Diyos, hindi naman sila nagsimula na wala silang mga pananampalataya. No? Nagsimula sila na may dating pananampalataya. Kailangan, dahil hindi masagot ng kanilang pananampalataya, yung kanilang mga kaaguman, nagpalipat-lipat sila ng religion. And then later on, they have realized na, lahat naman ito, walang kwenta. Kasi may kanya-kanyang flows, may kanya-kanyang kainahan. Ang may ginang siguro, huwag na ako manampalataya. Yun po ang kalimitan. Doon sa mga lumipat ng pananampalataya, marami sa mga yon ay naging atheist and agnostic. Kaya yung hapon ay binibigyan ng po may kapag. Maari mo sa ating pagkilos, maari ang ating pagtubod ay hindi pa ganito malapit ng ating kaalaman tungkol sa pananampalataya. Maari yung range sa ating pananampalataya ay kasama na rin dito yung mga katulad ng mga taong nire-represent ni Propeta Habakuk. Nagtatanong, patas ka ba Lord? Maalala mo tuloy yung isang trailer ng isang pelikula. Patas ka ba talaga ang Panginoon? Kumisan, maaaring hula doon sa pagkakataon ito o hanggang sa tunay ng pananampalataya natin katulad ng pananampalataya ng mga Mary Maria. Pero ano lang kailangan? Hold on your faith. Hawakan ninyo ang inyong pananampalataya. At alin, hilingin namin sa rapat ang buong mga kapag. Lord, increase our faith. Yun yung mahalagang makita na sabagat lahat tayo ay naglalakbay. At tayo naniniwala na yung pananampalataya na ibinigay sa atin ng ating Panginoon sa mga ay isang pananampalataya na nagnanais na alin, magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Alive, filled, and fulfilled sa ayon sa pananampalataya ng ating Panginoon Jesucristo. Kasi doon pa lamang po sa simula ng ating pananampalataya, makita mo ang Diyos ay naging tao. Matagal na natin alam lang, pero napakalaki pala ng implication ng sinabi mo, ang Diyos ay naging tao. What is there na nakita ng Diyos sa tao na ipinapakita niya na ang kanyang pagka-Diyos ay kanyang tinanggal para maging tao? So, huwag ko tayo mag-alam. Maging bahagi po ng ating pananalangin, katulad ng panalangin ng mga alagad. Panginoon, dagdagan mo ang aming pananalig sa Diyos.